Ginugunita ngayong araw ang ikawalong anibersaryo ng arbitral ruling na nagpawalang visa sa 9-dash line claim ng China. Sa kabila niyan, patuloy pa rin ang pangaharas ng China sa dagat. Nakatutok si Joseph Moro. 8 taon na mula nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa usapin ng West Philippine Sea, pero hanggang ngayon, hindi ito kinikilala ng China na ang pagmamatigas humantong sa marahas itong aksyon sa Yongin Seoul noong June 17. Nag-uusap na ang Pilipinas at China sa ilalim ng bilateral consultation mechanism kung saan pareho nagsabi ang dalawa na magde-de-escalate o magpapahupa ng tensyon. Walang masyadong detaling lumabas tungkol sa meeting. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, tuloy-tuloy ang ugnayan ng dalawang bansa. It's work in progress. Pero kung igigit daw ng China na magpaalam o bawasan ang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, if China imposes na parang magsabi naman kayo. Agree to that. Dagdag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, hindi ititigil ang mga rotation at resupply o RORE mission. We don't want war. RORE will continue. As the President said, this is regular, routinary activity because it is our right to resupply our troops in BRP Sierra Madre no matter what happens. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, hindi lamang piraso ng papel ang arbitral award na napanalunan ng Pilipinas laban sa China na nagpawalang visa sa 9-dash line claim nito. Sa talumpati ni Anyo sa harap ng iba't ibang ambassador sa paggunita sa ikawalong anibersaryo ng arbitral ruling, sinabi niya na sentro ito ng polisiya ng Foreign Affairs and Security ng bansa. Ito raw ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy lamang ang mga operasyon sa West Philippine Sea. There are many ways how to enforce the law. We will not be deterred in continuing to rotate our troops and to provide them with appropriate supplies. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga ambassador ng Amerika, France, Canada, Japan at Australia na suportado ang posisyon ng Pilipinas. Pinasalamatan ng Australia ang Pilipinas sa paghahain ng kaso laban sa China dahil ito raw ang naging basehan ng ibang bansa para sa kanikanilang polisiyang pangseguridad. Ang Japan magbibigay ng 5 dagdag na 97-meter class MRRV sa PCG sa ilalim ng 23 billion pesos Official Development Assistance Loan Arrangement ng dalawang bansa para mapalakas ang pagbubantay ng Pilipinas sa South China Sea. Ang Philippine Coast Guard tiniyak sa mga mangingisda tulad ni Mang Leonardo Quaresma na galing Zambales na makakaasa sila ng tulong. Nangangamba po kami, una-una nakikita rin po namin yung nangyayari po sa ating mga Philippine Coast Guard na sila man din po ay nasasaktan. Napatunayan in recent time na talagang mayroong Coast Guard ship na nandun sa mga fishing grounds. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.